ikaw ba ay GGSS or BBSS? Gandang-ganda sa sarili, gwapong-gwapo sa sarili, or bilib na bilib sa sarili? Ang tawag dyan sa adulation, ano? Which is still vanity. Di ba? Vanity of vanities. Who says that? Qohelet says that. Who is Qohelet? Hindi ko siya kilala. Pero alam ko, siya yung sumulat ng Ecclesiastes. Hi, this is Brother Eng. We'll talk about our one-word encounter. Encounter na tuloy, no? Yeah. And the word is vanity. Vanity. Yan. Eh, paano naman bro yung sinasabi that unless the Lord builds the house, those who build it suffer in vain? That vanity, anong ibig sabihin nun? Self-adulation din ba yun? GGSS, BBSS? Ah, ang tawag naman natin doon, yung vanity na yun, according to Qohelet, yan, vanity of vanities, walang saysay, walang kabuluhan, walang, pwede ko na bang sabihin, walang kwenta, ganun bali? Parang walang saysay, walang kabuluhan. So, ganun din daw ang mga BBSS at GGSS, ganun klase. But, what is that? Ano yung mga ginagawa natin na tila bagang walang saysay? Tila bagang walang kabuluhan? Tila bagang sayang? Tila bagang walang paroroonan? Walang patutunguhan? Pwede ko na nga rin bang sabihin walang pinanggalingan? Naku no, masyadong madiin or masyadong may kirot at may kurot ang ating pinag-uusapan. Kasi yun ang sinabi sa Book of Ecclesiastes na everything is vanity. Walang saysay. Ang kayamanan, walang saysay. Ang pride, walang saysay. Diba? Ang oras, ang pag-uipon, ang lahat ay mawawalan ng saysay. Ano ngayon yung may saysay? Ah, yun. Ang maganda nating tukuyin. Ang alam ko, ayon kay Ecclesiastes, wisdom. We have to secure that. We have to get that. The wisdom of God. Or better yet, para lang for the sake of our discussion, ano yung may saysay? Ano yung may kabuluhan? Let me tell you, kung saan ako nanggagaling, yan ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Pinayagan mo na ba siyang manahan sa iyong puso? Pinayagan mo na ba siyang pangunahan ka para ang lahat ng ating gagawin at iisipin at sasabihin ay magkakaroon na ng saysay, ay magkakaroon na ng kabuluhan. Hindi na siya magiging vain. Hindi na siya vanity of vanities. Sana, no? I pray that we may have that as we receive and accept the wisdom that God would give us. Oh yes, you can have that wisdom if you ask Him. That's what the book of James says. Sabi ni St. James, pag humingi ka ng wisdom, bibigyan ka ng Panginoon. Diba? Hindi ko alam kung kailangan pa tayo maging karapat dapat doon sa hinihingi natin. Ano? Because I believe that God is a generous God. Or kung anong kailangan natin, ipinagkakaloob niya. Kahit nga hindi mo pa hinihingi, basta kailangan mo ipagkakaloob niya. Siguro kailangan lang natin tingnan kung saan natin gagamitin. Gets nyo ha? Alright, sige, let's pray about that. Lord, sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagpapala. Maraming salamat sa iyong biyaya ng karunungan. Pero Lord, humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataon na yung aming iniisip, sinasabi at ginagawa ay tila bagang walang saysay kasi wala ka sa equation. Yung mga pinaplano namin, yung mga gusto namin mangyari, wala ka sa equation. Kaya tila bagang walang kabuluhan at walang saysay. Patawad po, Panginoon. Mula sa sandaling ito, Panginoon, inaanyayahan kita, inaanyayahan ka namin na tunay na manahan sa aming buhay, sa aming puso. Pangunahan mo kami, Lord, sa aming hakbang, sa bawat hakbang ng aming buhay. At pangunahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming sasabihin, sa lahat ng aming gagawin, pati na rin, Panginoon, sa lahat ng aming iisipin.
Dahil ang lahat naman ng ito, Panginoon, ay tungkol sa iyo. It's all about you, Lord God. It's never about us. Kaya because it's about you, let these things give you glory and honor and praise that you so deserve. Thank you, Jesus, for your great love. Thank you for your forgiveness. Thank you for your mercy. Thank you for hearing this prayer. As we pray this with thanksgiving, with Mama Mary praying for us and praying with us. In Jesus Christ's name, Amen and Amen. So, huwag na tayong maging GGSS. Huwag na tayong maging BBSS. Okay? Huwag nating sayangin, okay, ang ating mga gustong gawin para sa ating Panginoon. Alright? Amen? Let Jesus reign in your heart. And enjoy Him. God bless you.